Get off her, or I will call the principal. Kalmado ang boses niya. Sa boses pa lang niya ay malalaman mo na nawala na talaga siyang kinatatakutan ni Kunti sa apat na siga na ito. Ilang minuto bago nagsialisa ng apat na siga sa hallway. Hindi ko na namalayang nasa tabi ko na pala si Zeke at marahang pinupulot ang mga gamit ko na ngayon ay nakakalat na sa sahig. Hindi na ako nagulat pa. Ilang beses na rin niya akong ipinagtanggol mula sa mga bully sa paaralan. At sa bawat ginagawa niya ang mga bagay na yon sa akin ay mas lalo lang akong napalapit sa kanya. Hindi ko kaagad tinanggap ang kamay ni Zeke na ngayon ay nakalahat pa rin sa aking harapan. Saka ko na yon tinanggap nang lumipas ang ilang segundo. Tiningnan ko ang mga mata nito at seryoso pa rin ito nakatingin sa akin. Hindi ako sanay sa mga titig niya sa akin. Ilang taon na rin kami magkakilala ni Zeke. Ilang taon na kahit pa noong hindi pa kami nag-aaral, ay kasama ko na siya sa paglalaro sa hasyenda. Mula noong nagsimulang magtrabaho si nanay sa hasyenda, ay nakilala ko na rin si Zeke doon at siya lang ang tanging kalaro ko na nagtagal at hindi ako iniwan kahit pa sa katayuan ko sa buhay. Hindi siya bumabase sa kung ano kaman at masaya akong nakilala ko siya. Ang nanay ni Zeke ay isa sa mga trahante sa hasyenda kaya doon na rin kami nagkakilala pa ng husto. Doon kami nagkasama ng matagal. Sabi ko sa iyong matuto kang lumaban eh, wika nito sa kamabilis na kinuha ang bag ko at ibinigay yun sa akin. Hindi pa rin niya inalis ang mga tingin niya sa akin at nanatili pa rin ito sa aking mga mata. Zeke, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Siguro sa sobrang takot ko, kaya nagawang yakapin siya. Niyakap ko siya sa higpit ng aking makakaya. Ilang beses na akong nabulis para lang ito, pero ngayon ko lang naranasan ang ganong karahasan. Ngayon lang ako natakot ng gusto na kung hindi dumating si Zeke ay hindi ko na alam kung ano ang mangyayari sa akin kung sakali. Malaki ang pasasalamat ko at dumating siya kung hindi ay tuluyan na siguro nila akong saktan. Paano kung wala ako? Sino magtatanggol sa'yo ha, Jazz? Wika nito. Pero hindi ko muna pinansin ang mga pinagsasabi niya. Gayong patuloy pa rin sa pagpatak ang mga likido sa aking mga mata sa takot. Bakit sila ganun, Zeke? Wala naman akong ginawang kasalanan sa kanila. Bakit nila ako sinasaktan? Hagulgol na wika ko habang si Zeke naman ay marahang hinahaplos ang aking likuran na alam ko upang maibsan ang takot ko kahit papaano. Hindi siya kaagad sumagot sa sinabi kong yun. Sa halip ay hinawakan niya ang mga magkabilang balikat ko at hinarap sa kanya. Nasa dalawang mga mata ko ngayon ang kanyang tensyon habang ako ay ganun rin. Patuloy pa rin sa pag-agos ang aking mga luha kaya hindi ko siya ganun kalinaw na matingnan. Hindi rin nagtagal ay nilinis rin niya ang mga likido sa aking mga mata gamit ang kanyang hinlalaki. Kulang sila sa pansin, Jazz, saka hindi na mauulit yun. Ako nang bahala. Malamig na wika nito na animoy may plano siyang gawin sa likod ng binitawan niyang salita sa akin. Napatingin tuloy ako lalo sa kanyang mga mata. Ah, ano ang gagawin mo, Zeke? Ayaw kong mapahamak ka, wika ko. Kilala ko si Zeke. Alam kong wala siyang kinatatakutan at kailanman ay hindi siya mapipigilan kaya kinakabahan ako sa posible niyang gagawin kung sakali at ayaw kong makagawa siya ng masama dahil lang sa nangyaring yun sa akin. Ayaw kong ako nang magiging dahilan para maging masama siya. Ngumiti ito sa aking harapan. Hindi ko alam kung bakit napagaan ng mga ngiti niyang yun ang pakiramdam ko. Noon pa man ay naramdaman ko na yun. Sa tuwing umiiyak ako, ay siya ang nagpapagaan ng loob ko. Siguro dahil komportable lang ako sa kanya. Siguro komportable lang akong kasama siya, kaya naging isa rin siya sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Matapos ang pangyayaring yun, ay hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa mga sigang yun. Ni isang beses, ay hindi ko na sila nahagilap pa. Hindi ko na sila napansin pang dumadaan sa hallway kung saan nangyari ang pananakit nila sa akin. Hindi na rin ako iniwan ni Zeke. Tuwing break time, ay siya na mismo ang sumusundo sa akin para magkasabay na kaming tumungo sa kantin at tuwing tanghali naman ay magkasabay kaming kumakain sa kantin. Ilang taon na rin kaming nagkakilala ni Zeke at sa haba ng taong yun ay para ko na rin siyang kapatid. Bawat kaganapan sa buhay ko ay alam niya at ganoon rin siya sa akin. Kilala namin ang isa't isa, mula sa mga hilig namin, kahinaan, kung saan kami takot at mga paborito namin gawin at makakain. 10 taon pa lang kami ngayon ni Zeke, pero seryoso na kami sa mga bagay-bagay.
Hindi tulad ng ibang kabataan, pag-aaral ang inatupag namin ni Zeke. Kailanman ay hindi kami naging parte ng mga masasamang gawain sa paaralan at kailanman ay wala sa isip namin na gawin ang mga yun. Ang iawan sa mahirap ang aming pamilya ang tanging gusto namin makamit at pinangako namin sa isa't isa na magkasabay naming tuparin ang mga yun. Zeke, tingnan mo. Masigla akong humakbang papunta kay Zeke, bitbit ang isang makapal na papel kung saan nakasulat ang marka ko sa taong ito. Masaya ko yun pinakita kay Zeke, lalo pa at nangangako pa naman akong hindi magkaroon ng 70 plus na grades. Masaya na ako sa average na 89. Masaya kong inilahad sa harapan ni Zeke ang aking marka. Nakangiti niya yung tininan. Hindi ko alam kung anong meron sa ngiti niyang yun na para bang may kumikiliti sa aking katawan. Ang taas, hindi ba? Patingin naman nang sa iyo, Zeke, wika ko. Hinawakan ko pa ang balikat ni Zeke saka yun yugyog para kumbinsihin siyang ibigay sa akin ang kanyang marka. Madalas kasi hindi niya yun pinapakita sa akin at hindi ko alam kung anong meron at bakit niya hindi pinapakita sa akin ang kanyang marka habang sa akin ay alam naman niya. Wag na, Jazz, ang taas ng marka mo ah. Ngiting wika nito sa akin. Ako naman ay patuloy pa rin sa pangkumbinsi sa kanya na ibigay sa akin ang kanyang marka pero parang wala naman siyang balak na ibigay sa akin kaya tumigil na lang ako sa pagkumbinsi sa kanya. Sa halip ay tumayo ako ng matahimik sa... Wag na, Jazz. Ang taas ng marka mo, ah. Ngiting wika nito sa akin. Ako naman ay patuloy pa rin sa pagkumbinsi sa kanya na ibigay sa akin ang kanyang marka pero parang wala naman siyang balak na ibigay sa akin kaya tumigil na lang ako sa pagkumbinsi sa kanya. Sa halip ay tumayo ako ng matahimik sa harapan niya at hindi na nagsalita pa sa harapan niya. Tiningnan ko siya sa mata. Nang mapansin niya akong tahimik na sa kanyang harapan ay sa kanan niya ako binalingan ng tingin. Pinigilan ko ang aking emosyon at nanatili na lang na seryosang nakatingin sa kanya na animoy malaking pagtatampo kay Zeke. Hindi siya nakatiis. Siguro napansin niyang tahimik na ako ngayon kaya na-alerto siya. Umiling pa siya sa kabinuksan ng bag nito at may kinuha siya roon na alam ko naman kung ano. Hindi pa nga niya binigay sa akin ay kusa ko na yun kinuha mula sa kanyang mga kamay. Napatahimik ako nang makita ang marka ni Zeke. Napawi tuloy ang ngiti ko habang inisa-isa ko ang iyong pinagmasdan. Bakit ang tataas ng marka mo, Zeke? Paano ba magkaroon ng ganito? Wika ko habang hindi ko maiwasang ikumpara ang mga marka ko sa mga marka niya. Wala kang makikitang 80 plus sa marka niya at lahat yon ay 90 plus. Hindi ko man gusto pero hindi ko maiwasang ikumpara ang marka ko sa marka niya. Sa bagay, matalino naman talaga itong si Zeke. Mula grade 1 hanggang ngayong grade 5 na kami ay lagi siyang nasa unahan sa ranking at ni isang beses ay wala pang nakakatalo sa kanya. Aktibo siya sa lahat, mga sports at mga pa-contest rito sa paaralan. Akin na nga, mabilis niyang hinablot sa akin ang papel kung saan nakasulat ang kanyang marka. Nang maipasok yung muli sa kanyang bag ay sa kanya ako pinagmastang muli sa mata. Sabi ko sa iyong wag mo nang tingnan eh. Mataas naman talagang marka mo, Jazz. Hindi naman malayo ang mga marka natin, kaya okay lang, wika nito sa akin. Hindi ko pa rin maiwasang isipin kung paano ko narating ang mga ganong marka. Pero hindi na ako maasang magkaroon ako ng mga ganon na marka. Iba si Zeke, matalino siya habang ako ay masipag lang. Na kay Zeke na ang lahat, talino, tapang at kabaitan. Habang ako ay hindi ko alam kung anong klaseng talino ang mayroon ako. Kayang-kaya ni Zeke na magsalita ng Ingles. Habang ako, hindi ko alam kung paano magsalita ng Ingles kahit simple lang. Sa edad ni Zeke ay alam kong marami na siyang alam sa buhay. Sa edad na mayroon siya ay alam kong marami na siyang pwedeng gawin. Kayang-kaya niyang sagutin ang mga tanong at mga assignments nang hindi humihingi ng tulong sa iba. Kaya niya ang sarili niya pagdating sa pag-aaral. Kaya niyang harapin ang problema at lutasin yun. Magkaedad lang kami ni Zeke. Pero alam kong mas marami pa siyang kayang gawin kumpara sa akin na puso lang nakadepende sa ina. Sa katalinuhang taglay ni Zeke ay alam kong malayong marating niya at alam kong masaya na akong makita siyang nagtagumpay sa buhay. Anong gusto mo? Ililibre kita, ngiting wika ni Zeke. Huminto kami ngayon sa isang kainan sa gilid ng kalsada. Iba't ibang klaseng isaw ang nandito at iba pang pagkain na minsan na rin niyang binili sa akin. Kaya mong bumili? Tanong ko. Hindi ko rin alam kung saan naman siya nakakuha ng pera gayong alam kong hindi pa naman araw ng pasahod sa hasyenda
Kaya alam kong hindi pa nakakasahod ang mga magulang namin doon. Ngumiti siya. Hindi niya kaagad ako sinagot, sa halip ay mabilis niyang kinuha ang mga barya sa bulsa nito saka mabilis yung binigay sa nagtitinda. Dalawang tempura po sa kaisaw, wika nito saka muling bumaling sa akin. Nagulat ako sa binili niya. Nakangiti pa rin itong nakatingin sa akin habang ako ay seryoso pa rin na nakatingin sa kanya. Hindi ako titigil hanggang sa hindi niya sasabihin sa akin kung saan nang galing ang pera ginagamit niya pambili ng pagkain ito. Ano? Ayaw mo ba? Tanong nito sa akin. Hindi pa rin nawala sa ekspresyon ko ang pagkaseryoso at kailanman ay wala akong balak na baguhin yon hanggang sa sasabihin niya kung saan niya nakuha ang pera. Hindi nagtagal ay binigay rin ng tindero ang sinabi ni Zeke. Dalawang pirasong tempura at isaw. Ibinigay niya sa akin ang isa sa mga yun. Sa halip na tanggapin ko ang pagkaing nakalahad ngayon sa aking harapan, ay nakatitig lang ako doon saka muli akong bumaling kay Zeke sa mga mata nito. Hindi ko kakainin ang mga yan, Zeke, hanggat hindi mo sasabihin sa akin kung saan galing ang pera mo. Iniwasan ko pa siya ng tingin na animo'y nagtatampo sa kanya. Hindi ko rin pinakita sa kanya ang totoong nararamdaman at pinili kong maging seryoso para na rin maniwala siya sa akin. Incentive to Jazz sa pagiging honor student ko. Ayaw mo? Eh di wag. Akmang ilalayo sana ni Zeke ang pagkain sa harapan ko, pero mabilis ko rin yung pinigilan dahilan para mapahinto siya. Teka, ang labo mo kasi. Hindi mo naman lang sinabi sa akin kanina. Mula kay Zeke ay bumaling ang tingin ko sa mga pagkain na hawak ko ngayon. Hindi ko maiwasang mapalunok ng sarili kong laway, lalo pa at medyo gutom na rin ako. Akin na nga. Mabilis kong ginagawang tempura sa kaisaw na nasa kamay ni Zeke. Hindi ko na siya hinintay pang magsalita pa. Ako na mismo ang naunang maglakad. Ganito kami palagi. Kung may bagay siyang hindi sinasabi sa akin, ay kunwari dinadaan ko siya sa tampo hanggang sa sasabihin niya rin sa akin ang totoo. Zeke is my good and close childhood friend at parang mas higit pa yata sa kaibigan ang tingin ko sa kanya. Naging parte na rin siya ng aking pang-araw-araw na buhay. I'm so blessed to have Ezekiel in my life. At dyan nagtatapos ang chapter 5 ng ating storyang A Beautiful Mystic.